Hey Behinders, good morning. This is Megan Bempage. And ayun Behinders, po, na ano lang ako kasi si Sir Francis Pulma nag-comment siya sa isang video ko diyata dun sa Luyan Dil, sa Torme, o sa Ginger or Luya. Sabi niya sa akin, kung kamusta daw, kailan daw magbibigay ng update dun sa bibi ko na nahuli ko ng itlog. Ay, nasaktan ko ng itlog mga kabay nung araw na yon. Bali, nasaktan ko siya ng itlog ng araw na yon. Tapos, binidyohan ko mga kabihain. At kung napanood niyo yun, nasa videos ko po yun. Ay, naghihintay sila. At ngayon araw mga kabihain, magpupurga ako. Ayun, pupurgain ko siya. Pero ay mga kabihain, balik na to sa topic natin. Sa totoo lang po, hindi wala akong plano magbigay ng update noon. Kasi hindi ko na iniisip na may mga interesado pala doon. Pero dahil may nagtatanong na rin, ay ayun, ibibigay ko yung update mga kabay, ng itlog pala siya. Bali, video na lang ilalagay ko, idudugtong ko dito sa pinaka-video na to. Kasi may ginawa akong proseso, ginawa ko siyang ano, isa siya sa mga ginawa ko ng experiment na pinalukob ko, na pinalukuban ko sa kanya yung itlog ng manok. Kasi may mga nagtatanong din kung okay lang daw ba na mag-ano yung itlog ng manok yung ipapapisa. Kaya gusto ko lagi kasi masagot yung katanungan nyo with experience, based on my experience, base sa ginawa kong paraan, ganun. Para mas related kayo, di ba? Mas ramdam nyo yung topic natin. Ramdam nyo yung sagot sa tanong nyo. Para mga kabay, mas ramdam nyo yung pagkakasagot ko sa tanong nyo. So, ayun, gumawa ko ng video. And ito mga kabay, ito yung video. Ito ba, Hinders? Ito yung video na ginawa ko noon sa bibi ko. Kung naalala nyo yung bibi ko na naaktuhan ko ng itlog, first time niya maging layer. At galing kasi ito sa kaibigan ko, magkapatid to, ito may puti sa leeg. Tapos ayun yung itlog niya mga kabihain, ang dami. Nasa 18 yan. Pero 20 plus yan mga kabihain kasi may kahalong itlog ng manok. Tapos ngayon nakapag-gatch na siya ngayon sa panahon sa mga nakaraan, nakapag-gatch na siya ng itlog ng manok. At ginawa ko rin ng video yung mga kabihain para sa inyo, sana mapanood nyo. Kasi may nagtanong din sa akin eh. Ito yung nasama sa experiment. Sa totoo lang mga kabayan, ang dami yung itlog nung first time niya mga itlog. Nakakatuwa lang. Sabi ko, magandang karakteristik ng isang ano yung mga kabay, isang inahin. Kung kayo pipili kayo ng isang ng criteria sa gagawin yung inahin, piliin nyo maraming itlog. Kasi lalo na kung magpo-produce kayo para pambenta o gusto nyo mabilis ang pagdami ng mga alaga nyo. So, panatiliin nyo yung, ayan. At mga kabayan, ayun sa totoo, malaki itlog niya. Para sa akin, malaki ng time na yan. Akala ko maliit lang kasi unang pangitlog pero malalaki. Kaso ang ginawa ko nga dyan, niluto ko kasi wala pa ako maisip na masyado. Ayaw ko mag-produce. Dahil wala pa ako naisip na purpose. Pero ngayon meron ako naisip na purpose behinders. Kaya tuloy-tuloy pa rin tayo sa magkocontinue pa rin ako sa pag-alaga ng baby. Kahit na may manitid na manok na ako. Tapos ayun, niluto ko talaga yung mga ka-behind. Nakailang lipat pala ako dyan sa kanya na una doon sa lupa, tapos sa kulay puti na nesting box, ay na container. Tapos nung huli dito na, sa pinag-itlogan ng kulay brown. Kung yun naalala nyo yung kulay brown, chocolate yung kulay ng balahibo niya. Dyan siya nag-hatch lagi. Tapos siya na yung inano ko, yung pinalit ko dyan. Ayan, ang dami yung itlog dyan mga kabayan. Ano, nagulat lang din ako nung tuloy-tuloy yung itlog niya. Sa susunod pa lang mga kabayan, pag-usapan natin yung tungkol sa paglipat ng pugad or ano ba dapat ang pugad o ilan ba ang itlog ng baby mga kabayan, ilan ba yung kalimit ng itlog. Yan. Ang lalaki na ng itlog dyan mga kabayan sa totoo lang. Diba? Para sa akin malalaki ng time na yan. Akala ko small lang, small egg, pero nasa medium size na siya. Malapit na siya sa large. Kasi yung malalaking itlog talaga ng baby, yung usual na malalaking itlog. Lumalaki kasi ang itlog ng mga kabayan pag nagkakaedad na sila. Tapos iniwan ko dyan, alam ko iniwan ko dyan yung itlog ng manok eh. Anday ko na-collect yung mga kabayan, di ba lagi naman akong ganyan, nagluluto ng itlog ng baby. Pag ayaw ko mag-produce pa, na, kaya nasa control lang ako ng pagpo-produce mga kabayan. Mahalaga yun kasi mahirap pag nag-overstocking kayo ng mga alaga. Lalo na kung maliit lang espasyo ka, mamroblema tayo pare-parehas kayo. Ay, para kayo pala mga kabayan, mamroblema kayo. Kasi kayo mag-alaga. Mahirap kasi pag sobrang dami ng alaga. Kung walang espasyo, walang pagkain. Pero kung malawak ang espasyo mo, damihan mo na yung pagpapapisa. At alam ko mga kabayan, marami siya yung na-excite sa ano yung pisaan portion eh.
Kasi marami sa inyo ang gusto magparami agad ng mga alagang manok tsaka bibi. Pero sa akin kasi in control pa rin ako ngayon. Kailangan control na control lang talaga yung dami ng maalagaan ko. Dapat hindi sobra-sobra dun sa kakayahan ko, sa capacity ko mag-alaga. Mahirap din naranasan ko kasi nagugutuman sila dati. Naranasan ko na nagugutuman sila sa dalawang beses sa isang buwan, ganun. Mahirap. Kaya bilang lang talaga para hindi rin na-hassle pa kainin. Diba? Mag-alaga lang tayo lagi ng, kumbaga, naaayon sa kakayahan natin, sa espasyo natin. Sa purpose natin, mga kabayan, kung purpose nyo magbenta, sige lang, magpapisa po kayo na magpisa behinders, pero kung hindi naman, ayan. Basta yung mga kabayan, kinuha ko lahat ng itlog niya dyan, tapos niluto ko yun. Penoy na yung mga itlog niya noong time na yun. Yung iba hindi pa Penoy, yung iba Penoy na. Shoutout po pala kay Sir Yuri Lon DJ, nasa page ko po siya. Salamat po sa panonood, sir. Salamat din po sa mga katanungan nyo ka-behind. Minsan po naging topic ko po yung mga tanong nyo. And ayun, may mga on the way videos po ako para sa inyo, behinders. At ayun mga ka-behind, niluto ko kasing itlog noon dahil nga, noong time na yun wala pa akong plano, sabi ko may quarantine. Sabi ko anin ko naman kung masyadong maraming produce. Kasi sabi ko nga mga ka-behind, ako, nagpo-produce ako depende sa kaya ko. Ayaw kasi mahirapan na as in maghahul ako lagi sa oras para maghanap ng pagkain. Kasi gusto ko rin na sa alternative feeds, gusto ko rin nakakatipid. At hindi ako pwede mag-produce ng sobrang dami. Ayun yung isang reason mga kabayan kung bakit. Yung produce ko ay bilang lang pagdating sa ganyan, sa manok, pagdating sa mga ganyan, sa mga bibi, ayun, ayan. Pagdating sa Muscovy, kung bakit bilang lang mga kabayan. Kasi ang hirap din, ang hirap magpakain. And lalo na ngayon, bawal pa yung mga bawal pa yung biyahe, bawal pa yung labas sa bahay. So, ang daming bawal. Kaya, nagpaplano na lang ako na ire-ready ko muna mga kabihan yung aking mga breeders. Yung gagawin kong breeders mga kabihan, ire-ready ko na sila para mag-gain na nila or maabot na nila yung maturity na kailangan para sa mas maayos sa production. So, may yung dalawang inahin ko na itim, yung naaktuhan ko ng itlog nung araw na yon. Yung first time niyang mangitlog mga kabihan, ready na sila kasi nakapangitlog na sila para sa nating iisa at kahit sa unang itlog nila malalaki ng mga kabayan pero hindi ko pinapisa dahil nga dadami sila. May ako noon nung time na yun, ilan ba yung stock ko noon? Ngayon kasi mga kabayan yung stock ko 6. Dalawang apat na babae, isang pecking duck tsaka isang lalaki. Yung pecking duck ayan pa rin siya. Binebenta ko pala yung mga kabayan. Baka may sa yung taga-Bataan kasi taga-Bataan ako. Baka interesado kayo sa pecking duck na lalaki. Meron ako dito kung gusto nyo. Kasi hindi ko kaya mag-produce talaga mga kabayan ng crossbreed between niya sa pecking duck. Kahit pangkatay siya. Although maganda rin naman yung produce kasi malalaki. Tsaka itsurang pecking duck. Kaso nga lang yung ugali hindi pwede mga kabayan sa lugar ko eh. Kasi sinabi ko na sa inyo mga kabayan yung space na meron lang ako sobrang sakto lang na pwede ka lang mag-hold ng ilang breeders, then pwede kang mag-produce ng itlog, pwede kang mag-produce ng sisiu. Pero yung sabi mo paparami, hindi masyadong applicable. At ito pala mga kabayan, ito na siya ngayon yung puti. Yung ang daming itlog na sa 18 yun, niluto ko yung lahat. At ito siya, bibidyon ko mga kabayan yung inalagaan niya ngayon. Ayun mga kabayan, ito na yung bibi ko ngayon na puti. Ayun, nung naalala siya yung nangitlog dito banda dyan. So may red horse na yan. So may mga red horse na yan, yan. Tapos ayan, ito na siya ngayon mga kabihain. Kabihain, binigyan ko yung update lalo na kay Sir Francis Pulma. Sana napanood yung video po, sir, kasi ito yung update nun. Na hindi ko alam na mahalaga pala mga kabihain na magbigay ako ng update. No? Sige, magbibigay ako ng update. Pero syempre mag-comment lang din kayo kung gusto nyo ng update. Para alam ko din naman, baka mamaya kasi ginagawa ko yung video, wala namang masyado interesado. And mga kabihain pala, kung nakabit kayo sa video na to, pwede ko bang hingin yung opinion nyo? Pwede kong hingin yung opinion mga kabayan patungkol to sa effectiveness ng isang content creator. Kasi, di ba ako, small content creator. And mga kabayan, gusto ko lang makuha yung opinion nyo kung mapanood nyo yung video na to mga kabayan about my effectiveness being a content creator with my niche na, ayun nga, sa pag-alaga ng manok and gardening and Muscovy, ano pa ba, and siguro personal vlog. Ay mga kabayan, sa apat na yun, gusto ko lang maging honest kayo mga kabayan, wala naman problema sa akin. Kung ano opinion to mga kabayan, depende sa nakaraan mga video ko, kung napapanood nyo, pwede ba kayo mag-comment ng effective, which means okay,
pwede na, parang okay, pwede naman, okay lang, ganun. Or hindi, okay lang mga kabay, kung may sasagot sa'yo ng hindi, maintindihan ko yun kasi makakatulong yun para mas ma-improve ko rin yung sarili ko and sa paggagawa ng content kasi nakaraan mga kabay, napansin ko rin sa sarili ko na parang ang dami kulang as content creator sa akin, sa sarili ko. Parang ang dami kulang sa pinaka video topic ko lagi, parang ang nagiging magulo. Kaya sabi ko, ayusin ko na. And ay kailangan ko rin mahalaga mga kabay nyo yung comment nyo. Kaya hinihingi ko talaga yung comment nyo this time. Na sana po mag-comment kayo, mag-leave comment kayo. Ang criteria, ganito pala. Kunwari, effective. Tapos kung ano, bakit kayo, ba't nyo ako pinalo dito? Kung bakit kayo nag-subscribe sa channel ko? Dahil ba sa manok ko na alaga? Dahil ba sa Muscovy na mga alaga ko? Sa tanim, and sa manok, and sa personal vlog mga kabihay. Or ganun din, effective, kunwari Muscovy, effective, manok, effective, personal vlog, effective, gardening. Isa lang doon mga kabihay yung piliin nyo ah. Or dalawa, pwede naman kahit na kaya nyo ako pinalo dito sa YouTube. Dahil sa Muscovy and chicken or dahil Muscovy and gardening, ganun. And okay lang mga kabay, sa tatlo na yun, okay lang kung hindi yung matatanggap ko sa inyo. At least naging honest kayo, at least alam ko sa sarili ko na marami pa akong kailang improve pagdating sa paggagawa ng content and video content. Kasi mga kabay, para din yun sa ano yung comment nyo, para din sa akin naman yun. Kaya tatanggapin ko. Kaya mahalaga mga kabay, sana makapag-comment kayo at sana nakabot kayo sa part ng video na ito mga kabay. And thanks for watching. And don't forget mga kabayan to follow me on my Facebook page. Kasi doon nga yung mga ibang nasa YouTube ko, mga subscribers ko sa YouTube, nasa Facebook page ko, and they ask me some questions about my video, about my content, kung paano daw ba problems regarding their Muscovy, their chicken, and their gardening. Kaya sa akin mga kabayan, mahalaga na nakakapag-message kayo. Na alam nyo rin yung pinaka-Facebook page ko para doon makapag-message kayo personally. Na ako lang makakabasa at walang iba ganun. Kung mga katanungan man yan o ano man yan. So ay mga kabayan, ipalaw nyo po ako doon. Sana mapalaw nyo. Lalagay ko na lang itsura ng channel ko dito or yung link sa baba na lang sa description box. Tatry kong ilagay para maging easy na lang sa inyo paghanap ng pinaka-page ko mga kabayan sa Facebook. And thanks for watching, binders. Don't forget to like if you like this video. And comment down below mga kabayan kung effective, Muscovy, chicken, gardening, or personal vlog. Pwede na. Tapos pinalo nyo ako dahil sa Muscovy or sa manok. Or hindi. Okay lang din sa akin mga kabayan kung ayun makukuha sa inyo. And thanks. Salamat po sa inyong cooperation mga kabayan. Thanks for watching.